Mahirap para kay Love Asuncion na tanggapin ang nangyari sa kanyang mister na si Reinhardt, ang Pinoy na nabaril sa San Lorenzo, California nitong Linggo dahil sa hinihinalang road rage. Kwento ni Love, a 23 ng Mayo ngayong taon lang sila ikinasal. 3 weeks lang po kami nagsama dito sa Philippines. Tapos nung umuwi siya, we decided na magpakasal kami para makuha niya ako kaagad. Tapos 2 taon po kami nag-online, nagtitiis ng FaceTime and video call kasi pandemic. Nasa Banga, South Cotabato si Love nang mangyari ang pamamaril. Nagbi-video call pa ang dalawa at nag-uusap sa pagproseso ng papeles ni Love papuntang US. Kwento pa ni Love, nagmamaneho ang kanyang mister nang marinig siyang may nakaalitan ito. Nagsisigawan na sila, may kasigawan siya dun sa kabilang sasakyan. Tapos nagpalitan sila, nagkasagutan sila. And parang narinig ko na niyayaya siyang aaway na lang. Bumaba siya. Tapos siya bumaba, talagang sumigaw ako. Don't go out. Sabi ko, stay inside. Hindi siguro niya ako narinig kasi ang bilis eh. Talagang bumaba siya agad eh. Mm-mm. Ang daming putok na narinig ko. Nakahiga ako. Mm-mm. Napatayo ako. Nag-slow down yung mundo ko literal. Ako almost mag-collapse ako. Hindi pa nawala ng pag-asa si Love at inisip na babalik ang mister para sagutin ang telepono. Pero laking gulat niya na iba na ang kumausap sa kanya. Kinausap ako ng sheriff, ginather niyo yung information niya. Tapos nasabi lang sa akin ng sheriff, sabi niya, your husband is pretty bad. Labis ang hinagpis ni Love dahil hindi rin siya basta-basta makalipad papuntang California para masilayan man lang ang kanyang mister sa huling sandali. Nakaabang siya at ang pamilya ng mister sa update ng investigasyon. Hanggang ngayon po, naghihintay po kami kung saan ang body niya, naghihintay kami kung anong update. Hindi ako makatulog kasi every time na matutulog ako, yung trauma, yung paulit-ulit na naririnig ko sa tenga ko, yung mga putok. Hiling niyang makakuha ng emergency visa at umaasang mapapanagot ang pumatay sa kanyang mister. Chat Ansagay, ABS-CBN News, South Cotabato.